Ay, parang masaya yung kwentuhan sa lab. Medyo again po. Hi, this is Charlene San Pedro and this is Unscripted. Actually, kayo pa lang pong tumatanong niyan ngayon kung kamusta ako. Hindi, joke lang. Pero okay naman, medyo busy lang sa life lately and okay naman yung pagiging busy kasi talagang medyo workaholic tayo as a person. Nag-start ako mag-ML noon, pero hindi ako magaling. Wala, for fun lang talaga. And nag-start ako mag-aral. So binura ko. Ayun na, nag-pandemic na. Nag-download muna ako ng PUBG. Medyo nahihilo-hilo ako ng bahagya sa kanya. So binura ko din, pero naglaro din ako for mga 3 months kanya. Tapos ayan, nag-release yung CODM. Sabi ko, hindi kaya parang okay na stream ko to, kasi pangmasa. Pero napaka-noob talaga. Parang wala akong kaalam-alam. Natatawa talaga sila sa mga content ko kasi before, ang content ko sa CODM, nagbibihis ako na parang yung sa Squid Game, ganun yung manika doon. Tapos minsan doktor ako, minsan guard ako. Kunyari, wala akong duty. Kunyari, naka-break ako, ganyan, naglalaro muna ako. Tapos parang roleplay ang naging dating, waiter, ganyan, lahat. Tapos tuwang-tuwa sila kasi parang nare-relate ko doon sa laro. After nun, puro CODM na lang talaga yung pinaka naging game na nilalaro ko. And talagang nag-open siya ng maraming opportunities sa akin. Kaya I'm so thankful na talagang minahal din talaga ng mga tao yung game. At syempre, sobrang thankful din ako sa mga tao. Hanggang ngayon, nagwa-watch at nagsusupport talaga. Hindi pa kami umay sa CODM eh. Pero gusto sana namin na pag may mga days na talagang sobrang lose streak dahil sa matching. Kasi ang gagaling na ng players sa CODM eh. Baka pwede kami sabi ko, pag-aralan kaya natin mag-Valorant para sa PC naman tayo. Sabi kong ganon. Parang nagsiset na nga kami ng month na mag-aaral muna kami bago kami mag-live. Pero ayun, feeling ko fun din naman yung process na makita ng mga viewers na yung improvements mo. Simula nung nagsistart ka maglaro ng bagong game sa hanggang ngayon. Na sa tingin ko, dun sila natuwa sa akin nung nagstart yung pandemic. Transition sa pagiging actress tapos streamer. Una, nakakakaba kasi bagong mundo yung pinasok ko. Kasi before, I'm used to parang may mga production na gagawa nun para sa akin. May magsiset-up ng lights, may magsiset-up ng camera and all. Pero nung naging streamer ako or content creator, parang natutunan ko maging one-man team. Si Charlene sa social media is Charlene talaga sa social media. Kumbaga, wala siyang pinoportray na role. Kung ano siya outside the camera, yun yung nakikita nila sa social media. In terms of content creation, may kanya-kanya naman tayong personality. Pero siguro malaki rin yung naman ako sa mga magulang ko. So tingin ko may malaking factor yung pagpapalaki sa akin ng mga magulang ko sa kung paano ako maki-interact sa viewers ngayon. Maano rin ang sense of humor ng tatay ko, pati ni mommy. So sa tingin ko, yun yung naman ako sa kanila na hanggang ngayon na nadadala ko yung kafanihan ko sa mga content creation. Parang 3 years pa lang naman ako nag-stream. Tapos sa tingin ko, ang nadala ko kung paano ako makipag-interact ngayon sa viewers is yung mga na-experience ko before sa social media nung active pa ako as an actress or TV personality. Kasi may mga supporters na nabubuo, may community na nabubuo. Iba-iba pala ng viewers, kumbaga, iba pala yung mga viewers sa or yung mga supporters kapag artista ka or actress ka. Tapos iba rin yung supporters sa gaming industry. Ibang-iba talaga sila in terms of parang mag-support. Siguro marami lang akong na-experience na bashing nung active pa ako as an actress. Kaya nadala ko siya now kung paano ko i-handle yung mga negative comments naman kapag sa mga streams. Nung active pa ako as an actress, I'm always parang open naman na ayokong ma-associate with anyone. Ayoko nang may, sabihin na natin nung time nag-artista ako, ayoko may ka-love team. Kasi parang ayoko nung feeling na si Charlene ako kasi nandyan yung ka-love team ko na yun. Nung in-open ko yun, parang at first, kasi active ako nun as an actress.
So, nung time na yun, parang yung mga fandom, medyo na ano sila sa akin, parang na-off siguro. Hindi naman nila ako hate, pero na-off sila dun sa opinion ko na yun. Naiintindihan ko naman na sinuportahan nila ako dahil dun. Pero habang tumatanda ako at sila din, na-realize nila na, ah, oo nga, parang tama nga, may point naman. May individuality naman talaga. Dapat may individuality lagi. Ako kasi yung type na ano, ayoko na mag-take ng credit yung ibang tao dun sa pinaghirapan ko. Kaya gusto kong paghirapan talaga kung ano yung ginagawa ko. Very supportive yung family ko nung nag-take ako ng route ng streaming eh. Lagi naman silang supportive sa akin. Pero ngayong nag-stream ako, naramdaman ko na talagang hinayaan nila ako kung paano ko iha-handle yung work ngayon. Yung pandemic kasi parang for fun lang, ganyan. Ngayon na parang nakita nila na grabe, parang pinaghirapan talaga ni Charlene to, ganyan. Very supportive sila at yung trust nila eh buong-buo na. Pero ayun, sobrang happy din yung parents ko na napunta ako sa Tier 1 kasi kilala nila yung management. And also, yung mga friends ko naman, napaka-supportive din talaga nila. Tapos nadaan sila sa mga streams. Yung mga pinsan ko, yung parents ko, nadaan din sila sa live ko. Sineshare nila yung live, ganyan. Kaya nakakatuwa. Sobrang thankful ako sa family ko at promise ko lang na mas magpupursige pa ako at hindi ako magsasawa. So ayun, being a content creator, napakalaking responsibilidad niya kasi syempre hindi lang naman mga matatanda yung nanonood, may mga bata rin. So I make sure na maging magandang role model sana, di ba? Tingin ko lagi namang special ang interaction. Feeling ko special lagi ang interaction pag first time. Kasi doon ko nakikita yung reaction nila pag first time nila kami nakita. Ganun. So parang feeling ko yung first lagi yung special. We always make sure na positive nga yung community. Kasi gusto namin maramdaman din ng mga supporters namin na safe space yung ano, yung live streams namin. Na parang kahit hindi tayo magkita face to face, may pamilya dito kumbaga. Hindi man by blood pero parang may mabuong mga friendship, ganyan, kahit nasa ibang bansa yung iba, nasa ibang parte ng Pilipinas. Interaction lang is via live stream sa comment section. Pero habang tumatagal kasi, nagkaroon na ng parang supporters badge. Gumawa na kami ng group chats para mas makilala yung isa't isa. Na itatry namin na every December may community gathering talaga. And yun nga, parang 2 years straight na kami nakakagawa ng community gathering kasama ko si Doku Z, yung mga supporters namin. Ano ako nagdi-disconnect? Siguro kasi hindi naman maiiwasan yung ano, yung burnout talaga eh, kapag sunod-sunod. Lalo nung, siguro pinaka na burnout ako, 2022? May mga, ito yung mga hindi alam ng mga tao na meron kaming kailangan i-maintain, na mga dapat kaming i-hit, na mga insights or mga views, ganyan, mga reach. So nung time na yun, parang kailangan ko mag-double time para ma-hit yun. And sobrang na-burnout ako. Hindi ako masyadong nag-open up sa mama ko, pero nung time na yun, sabi ko, sobrang napapagod na ako, sabi ko. Tapos sabi niya sa akin, ang importante naman lagi, eh masaya ka sa ginagawa mo. Bakit ka magdo-double time kung hindi ka masaya sa ginagawa mo at napapagod ka na? Eh di hayaan mong mawalan ka ng kontrata. Sabi ko, ma, hindi pwede yun. Sabi ko, hindi pwede yun, ma. Sabi niya, hindi, eh di nasa sa kanila naman yun. Nakita naman nila na masipag ka. Sa tingin ko naman, ika-count nila yun. Di lang naman dahil dun sa parang mga views, ganyan. True enough, tama nga yung sinabi ng mama ko na nakita nga yung sipag, ganyan. Talagang nagpahinga talaga ako. Talagang lumayo muna ako, hindi ako naglaro. Pero hindi naman matagal na time kasi hindi naman pwede yun. Kailangan pa rin maging active. Ginagawa ko ngayon pag napapagod ako, nagtitake talaga ako ng time to rest para mas makapag-isip din ako kung ano yung mga contents pa na kailangan ko i-post and i-put out. Balak kong simulan na yung brand ko this year, pero secret pa. Diyan lang. Wala pang info about it, pero yun yung parang passion project, kumbaga. Sa totoo, wala naman akong gustong parang legacy. Kung iisipin ko na
gusto ko pag sinabi yung pangalan na Charlene San Pedro, ito yung maaalala nila. In a way, nakarelate sila sa akin nung time na sabihin natin ng companion, na kahit hindi nila nakikita, nakarelate ako sa kanya nung time na yun. Maraming salamat guys. Talagang sobrang na-appreciate ko lahat ng mga sumusuporta. Maliit man o malaki, kumbaga nanood man kayo, napadaan lang. Sobrang thank you talaga kung or kung nag-like lang kayo isang beses. Thank you po talaga. Marami pa kayong aabangan ng mga contents. Marami pa kayong aabangan na siguro music in the future or mga abangan yung ire-release ko na brand or abangan nyo, baka may movie ako na gawin. Hindi natin alam. So, marami pang surprises. Pinaka-shoutout kila Ate Miles, ayan, kila Iggy Boy, kila Nash. Kung may hindi man ako nabanggit, pasensya na po, memory gap. Ayun, maraming salamat po sa inyong lahat. At I'm so thankful for all of you guys. And sa mga close friends ko naman, shoutout kay Doc Z. Maraming salamat. Tinuruan niya ako mag-code. And ngayon, ang galing ko na.